eh dapat eh ganun eh. Kung ano yung nakasulat, sabihin ko gratis. Dapat ganun eh. Kaya nagkakaroon ng problema sa pangangaral. Hindi na nila, kumbaga, kinikilala ito para maiba naman kami. Para makatawag pa siya sa lahat ng mga tao. Makilala kami pinakamarami sa larangan ng pakikipag-religion sa Diyos. Ganun mga kapiran eh. Sumikat kami hanggang sa ibang bansa. Ayun lang. Saka malungkot. Hindi na yung tunay na aral na mula sa banal na kasulatan ang kanilang ipinakikilala. May halo na. So, pasamantala po natin ihihinto ng ating pag-aaral sa umagang ito. Nawa ay nakita natin kung ano ang stand ng Gnostics sa kanilang mga pangangaral at sa kanilang paniniwala na yung tinatawag na karunungan ang maghahatid sa kanila sa kaligtasan. Salungat po yan sa Bible sapagkat ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ay pang-Kristyanismo, samantalang ito ay anti-Christ. Ano, hindi tayo maging biktima po niya. Hindi natin alam, nandiyan lang yan sa mga paligid at patuloy na kumbaga, mamasid sa bawat isa sa atin. Kung meron po kayo nais tinawin, ay tasahin po ang pagkakataon. So, sabi sa ano? Tako. Diyan, nandiyan sa Diyan 1-1. Tako. Tako niyo mula si Amber. Pagdating sa katawag niya. Diyan 1-1. Pagdating sa katawag siya, at nagkatawan na ako. Tako. Tama po. Tako. Salamat kay Brother Toots. So, ako. Hindi ko nabanggit, ano? Sorry po. Yun yung tinatawag na logos sa chapter 1, verse 1. Yung verbo, pagdating dun sa verse 14, malinaw na binanggit, at nagkatawang tao ang verbo. Ayun, salamat po, Brother Toots. At tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Salamat kay Brother Dudes. Hindi ko nga po nabanggit yun, pero kasama dito yun sa ano natin. Nagulo ako ng basa. Salamat po. Sapagkat, sige po. Na-touch lang kanina, Brother, sige pa, part lang yun ng pangangaral mo. Na yung pag namatay yung tao, yung sasalubuhin sa... Actually, na-question ko doon before kay Brother J.R. sa last week sa Pasay eh. Opo. Sabi ko, ang pag namatay ang sasalubuhin na talaga sa Bible, ibibigay ng dagat. Opo. Namatay sa dagat. Pero na-pans na, nabanggit ko to kay Barry Clark before siya namatay na pag-discuss, wala na, namatay na nga, na paano yung namatay out of sickness or whatever ang natural death, ano bang mangyayari sa soul nila? Agad ba siya talaga diretso sa langit o maghihintay siya dito sa judgment ni God? Apo, tingnan po natin dito, bali yun ay nasa, ayon doon sa, kumbaga, pagkakasunod-sunod po noong kalata. Hindi ako nagkakamali, nasa 1 Thessalonians. Maganda po ay mabasa natin para makita natin yung nais ipakilala ng banal na kasulatan sa bawat sa atin. Sapagkat doon po kasi sa ganung mga sitwasyon, ayon doon sa 1 Corinthians, ano po eh, lahat tayo ay aharap sa tinatawag na hukuman ng Panginoong Jesus. Dito naman po, sa sitwasyon na ito, ang sabi ay, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Ayan. Verse 13 po. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam. Wika ni Apostol Pablo po sa mga taga-Thessalonica. Sa ang binabasa ko po ay 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid. Tungkol saan? Tungkol sa nangatutulog. Upang huwag kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Ibig sabihin yung natutulog, yung patay po. Sa 14, sapagkat kung tayo nagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman ang natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niyo. So, diretso? Apo. Sa langit? Apo. Ano na yun? Kumbaga, yun yung mga namatay sa paglilingkod sa buhay na ito. Yung mga namatay na talagang tapat sa kanilang paniniwala na hindi pinatwa o hindi nila na-reject yung Panginoong Jesus at yung kasunod na talata, paano na
po nung yung mga patay. Sa atin, paano kung halimbawa, eto na, ngayon na. Uuwi ba ako, magpapalit, parang gano'n, kumakain muna. Ang sabi rito sa 15, sapagkat ito sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira, ayan, hanggang sa pagpalito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang panasa na natutulog. Ibig sabihin, hindi pwedeng, ayun yung mga patay, mamaya na, ito mo lang mga buhay. Wala pong ganon. So ang ibig sabihin lang doon sa ipinakikita ni Apostol Pablo, doon sa pagharap sa hukuman, maging ikaw ay buhay o patay, sasabihin ng Diyos, dito ka sa kaliwa, dito ka sa kanan. Parang ganon po, yung ligtas at hindi ligtas. Ang sabi rito sa 16, doon sa mga buhay, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw ng may tinig ng Arkangel at may pakangap ng Diyos at ang nakamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Nakawa po natin? Ibig sabihin, yung pagliligtas ng Diyos doon sa tinatawag na pagparito niya, hindi pinakikita rito na may exemption na, sige, mauuna yung patay. O kaya mauuna yung buhay. Hindi po ganun. Doon sa binabanggit dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkangel at may pakangap ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo yung unang mga bubuhay na magulit. Meron kasing himala doon sa resurrection. Ano? Meron kasing paniniwala na ganito. Eh, paano yan ka kung alam natin lahat itong isa to naglingkod sa Diyos? Halimbawa ganun po. Inaasahan natin na ito ay mabubuhay. Ngunit tanging ang Diyos ang nakakaalam na maaaring dito sa atin na mga buhay, meron dito patay. Oo. Oh, meron hindi man, hindi po kita sa loob ka ng church. Ano pa? Maliligtas ka, gano'n. Oo, oh, meron dito patay. Gano'n. Kasi meron binabanggit sa Revelation, sa Ephesus. Malamak po kasi ibig sabihin nito. Pag ano, sige, i-discuss natin. Nagkaroon ako ng idea. Magandang topic po ito eh. Itong bagay na ito. Kasi may iglesyang patay.